Good morning, guys. So today pupunta tayo sa Mount Fuji. So ano na, guys, 7:30 AM na. So medyo mas maaga-aga akong umalis para ano tayo sa Mount Fuji. So yun, guys, kung plan nyo pala pumunta sa Mount Fuji, mas okay na i-check nyo din yung live stream niya, guys. So makikita nyo kung may clearing ba, cloudy ba, wala ganon, yung mga ganong bagay para ma-check nyo din. So ngayon, papunta na ako ngayon sa ano, sa Shin-Okubo Station. So from Shin-Okubo Station, pupunta tayo sa Shinjuku. So nandoon yung bus terminal papuntang Mount Fuji na. So, I think mga 1 or 2 hours daw ang biyahe papunta doon. So ayun yan, mabilis lang to, guys. Guys, plan ko pa dapat nito mga ano pa nung Wednesday pa pumunta, kaso nga lang due to bad weather hindi na natin napuntahan agad-agad. Tapos medyo dahil nasira yung itinerary natin for that day. But anyway, ngayon nandito na tayo sa Shin-Okubo Station. Tara, guys, paload muna tayo sa Suica card natin bago tayo pumasok. Guidance will be displayed in English. Dito na tayo, guys, sa Shinjuku Station, and hahanapin natin ngayon yung bus terminal. Check ko lang sa map, guys, kasi wala dito sa mga signage. So yun, guys, hinahanap pa rin natin yung bus, pero pansin ko tong building na to, guys, ang ganda. So hanapin ko lang yung bus station, hanggang ngayon hindi ko pa din maan. Ito, magtatanong na lang sa security. So yun, guys, nahanap na natin yung bus station. So located pala to, guys, sa labas na ng train station nila. So ito yung may train station nila, Shinjuku Station. Then yung katapat niya, ito yung building ng mga bus. Ayan, guys, may nakalagay din Shinjuku Station. Dito tayo, guys, sa Shinjuku Express Bus Terminal. So akyat lang tayo. Guys, sundan nyo lang yung mga ano, guys, yung mga signage papuntang Shinjuku Bus Terminal. And andito na tayo, guys, sa loob. So hanapin natin yung counter kung saan yung papuntang Mount Fuji. Yes, medyo maraming tao dito, guys. So yun, guys, may multiple counter dito pag umakyat kayo dito sa bus station. Ito, guys. So yun, guys, nakabili na ako ng ticket going to Kawaguchiko and 2,200 ano siya, guys. Yeah.
So ayun guys, sobrang aga pala natin dito. Ande, sobrang late na pala kasi 10:15 AM na guys yung naabutan natin na going to Kawaguchi ko. So itong Kawaguchi ko area na to, dito na banda yun sa Mount Fuji guys. So ito guys yung ticket ko guys. 8:20 pa lang guys, tapos 10:15 yung ano ko. So talagang fully book na daw yung ibang time guys. Yung pagkatapos kong magbayad guys, yung next na trip na is 10:45. So buti naabutan ko guys yung 10:15 na ano na biyahe guys. So hintay lang natin yung oras ng ano natin guys ng biyahe. So yun guys, 10:15 yung alis natin guys, departure natin. And tatlong ano pala guys, tatlong bus pala yung papunta din ngayon. Itong 1, 2, 3 na 10:15. And meron na rin siyang boarding gate guys. So dito tayo sa bus number 2 with gate number D5. So yun guys, hintay lang natin. So yun guys, 1 hour pa bago yung departure natin. And medyo tatanghalian talaga tayo guys dito sa trip na to. But anyway, siguro factor din na weekend ngayon guys. Sunday kasi ngayon. And tingin ko marami talagang umaalis pag ano, mga weekend dito. Kasi may mga nakikita ko mga bulto-bultuhan, mga Japanese magkakasama. Tapos paalis sila, pupunta yata somewhere ganyan. Ayun. Kanina pala guys, may nakasabay ako dito, dalawang Pilipino guys. Papunta naman sila sa ibang part din, pero same bus lang din kami ng sasakyan. So yun. So by the way guys, ipakita ko lang sa inyo yung live stream ng Mount Fuji dito sa YouTube guys. So nakita ko lang din to guys sa isang travel group. So ito siya guys. Yeah, so currently may ulap lang ng konti pero uusog-usog din yan mamaya. So ito siya guys. B4. Yes. Ubine. 5B. Okay. Kawaguchi ko. Yes. 5B. So ito guys, paket na tayo guys. So ito yung bus nila guys dito. 5B. Sir. 5B. Sasakyan tayo guys. So sayang di tayo sa window seat. So guys, andito na tayo sa loob ng bus papuntang Kawaguchi ko station. And ayun, hintay lang natin guys mapuno kasi ito fully booked tong bus na to ngayon papunta dun. So tatlong bus to ngayon guys, sabay sabay yung time pa. So andito na tayo sa Kawaguchi ko station. So ito na rin yung last stop ng bus na sinakyan ko guys. So yun, kanina may mga pwede kang mag-stop sa mga ano, may mga station siya na pwede kang mag-stop. Pero ako dito ako sa area malapit sa Mount Fuji. So yun guys, ang dami rin pala guys tourist dito guys. Dito parang dito nagpupuntahan yung mga ano, yung mga foreigner talaga. So ito guys sa Kawaguchi ko station.
Nandito ako guys sa tourist information dito sa Kawaguchiko Station. So chine-check ko kung ano yung mga pwede natin gawin dito sa area. So yun guys, nakapagtanong na ako sa may tourist information and nanghingi na din ako ng sightseeing bus swap. So ngayon, sasakay ako ngayon ng bus papunta dun sa ropeway. So ayun yung pupuntahan ko ngayon. And then later, magpunta ako sa Lake Kawaguchiko. So walking distance na lang siya from Kawaguchiko Station, which is yung place ko right now. So sana guys, magpakita nung paita pala yung Mount Fuji. Kasi kanina, pagdating ko, medyo maulap. So natatakpan yung top niya. So ayun, so okay naman yung weather ngayon, so sana lang magpakita siya later pag nandoon na tayo sa taas. Kasi yung ropeway kasi paakyat yun dun sa taas guys, so mas maganda yung view ng Mount Fuji doon. So ayan guys, puno na yung bus, so intay tayo ng next bus I think. So yun guys, nag-drop off na tayo dito sa bus stop number 9. So dito guys, yung dito yung sightseeing boat. So andito yung Lake Kawaguchiko. And then dito naman sa kabilang side, yung ropeway. Ito guys yung paakit sa taas. So may fee guys dito guys para makaakit dun sa taas. So i-check natin guys. So ito pala guys, yung fare niya guys. Pag round trip ka guys, 900 yen siya. And then kung one way lang, 500 yen. Iba din yung price for child yun. Guys, nandito na tayo sa loob ng guys, ang taas na namin guys. Guys, medyo ang taas guys, nakakatakot guys. May hero fights ako. Guys, andito na tayo sa taas and medyo maulap pa din. So sana mamaya mag-clear at makita natin yung Mount Fuji. So guys, andito na tayo banda sa taas and may maulap pa din yung pinaka upper part ng Mount Fuji guys. Sinabi guys. So sana guys, sana talaga guys mag-clear kahit saglit lang para mapag-picture tayo and makita natin ng full yung Mount Fuji. Guys, ito guys yung paakyat papuntang viewing deck. So ando doon yung mga ibang tourists sa taas. Yung guys, andito na tayo guys sa viewing deck. So kain muna siguro ako since magto 2 PM na din and medyo gutom na. Pero ito guys yung yung likod natin, Mount Fuji. And ang daming tourist ngayon guys. So ang hirap talagang mahirap talaga gumala pag ganitong top tourist patapos guys weekend pa. So ayun guys, so kung plan nyo guys pumunta dito, siguro mas okay yung weekdays. So kahit pa paano hindi ganito ka crowded lalo. Sana po na tayo makakainin guys, gutom na ako.
Ito guys, yung menu nila dito sa vending machine. So, order ako. Gusto ko ditong rice dumpling. One only. And then, ano pa ba? Ice coffee. Orange juice. Ito yung na-order ko guys. And ito yung view natin. Kaso hindi pa rin nagpapakita ng buo si Mount Fuji. So, kain muna tayo guys. So, ayun guys. Medyo maulap pa din guys. And yun, hanggang 5 PM lang siya guys. Ano na ngayon? 2 PM na ngayon. So, mayroon pang mga ano. May ilang oras pa guys. So, sana maya-maya medyo umokay at magpakita na siya guys. So, parang ano, sayang naman kasi guys, di ba? Kung hindi mo makikita, tapos ano. Pero nga guys, panapanahon lang. Kahapon kasi guys, ano, umuulan pa. Kaya hindi ako pumunta dito. Kala ko walang clearing. Eh, kahapon daw, walang, hindi daw maulap kahapon dito. Eh ngayon naman, sobrang ulap ngayon guys, tinayin nyo. Marami pa rin nagpipicture kahit ano, kahit medyo maulap yung pinakatap. Kanina kasi, kanina nagpakita ng guys ng konti, parang umano na yung ulap, umusog lang. Pero ngayon, bumalik ulit siya. So, hintayin ko na lang muna guys. So, tambay muna tayo dito guys, saka upo ako. So guys, medyo nagpapakita siya guys ng konti. So na-activate yung mga tao dito guys pag nakikita yung kahit konting part ng pinakatuktok ng Mount Fuji guys. So ayun guys. So. Sumilip guys. Guys, habang medyo mahihain pa si Mount Fuji, maglalakad-lakad muna tayo dito sa ropeway guys, yung area dito ng viewing deck. So tara guys. Meron din pala sila dito guys, swing oh. So pag nag-swing ka dyan, ang pinaka-background mo, yung Mount Fuji na. So, ikot-ikot pa tayo guys. Umakyat-akyat pa ako guys, naglaalala. Tapos meron pa pala dito viewing deck guys. So dito guys, walang tao dito guys. So, tara akyat tayo. Kaso cloudy na ulit, so hintayin na lang ulit natin kung ano, medyo maging okay-okay. So guys, ay may isang tao lang pala guys. So guys, medyo nagpapakita na ulit siya ng konti. Pero hindi pa ganun ka-full yung pinapakita niya guys. Pero eto guys, i-zoom in natin. Yan. Diba? Nagkaroon guys ng clearing, so nakapag-picture ako kanina dito sa may ano viewing deck. So kanina medyo kala ko hindi na talaga magkakaroon ng clearing dahil nga maulap talaga. Pinagbigyan tayo ngayon guys and ang dami nakapag-picture. Sobrang saya guys. Ito guys, tinayin, papakita ko pa sa inyo. Diba guys, sobrang ganda. Guys, ito siya guys, nagkaroon guys ng clearing kahit medyo parang kanina kahit kanina guys parang walang pag-asa kasi sobrang maulap kasi guys, sunod-sunod yung ulap. Pero ngayon guys, kitang-kita na guys, sobrang ganda. And sobrang cool feeling guys na makita to guys ng buo kasi sobrang hirap guys ng ano, marami na tayong pinuntahan ng mga bundok.
yung clouds, yung clearing, yung weather, talagang is medyo mahirap tansyahin, guys. So, at least ngayon, guys, nasulit naman natin yung punta natin dito. Kung yung plan nyo, guys, pumunta dito, pumunta na rin kayo, guys. So, check nyo lang, guys, sa weather and also yung sa live stream. So, lahat-lahat tayo, guys. Hanap naman tayo ng ibang spot na pwede yung pag-picturean. Pero so far naman, na ako, guys, medyo solved naman na ako kasi may mga dito kanina sa viewing deck, parang ilan lang yung tao. Tapos nung may dumating, nakapagpa-picture ako, guys. So, ganun lang din, guys. So, pinicturean ko lang din kasi para guys, palitan lang mag-picture para lahat may chance makakuha ng magandang picture, guys. So, bababa na tayo, guys. Ayun, guys, kung gusto din pala mag-swing, kasi maganda rin yung view ng swing eh. Pag nagsiswing ka, background mo yung Mount Fuji. So, kung gusto din mag-swing, may bayad din pala yun, guys, 500 yen. So, kailangan daw muna magbayad dito sa baba bago umakyat dito sa may swing area. So, yun, na lang. Tiningnan ko lang, guys, hindi ako mag-avail, pero ang pinaka-target ko talaga dito is makita ng buo si Mount Fuji. Nung nakaraan ko pa talaga balak, guys, dito, 'di ba? Nagkaroon ng rainy day nung nakaraan. So, hindi tayo nakapunta, pero bawi naman din kahit papaano ngayon, guys. So, may isang viewing deck pa pala dito, guys. So, marami pa lang part dito yung pwede kang mag-view. So, ito, guys. Ang dami rin tao dito, guys. So, ito, guys, yung view ng Mount Fuji. Pababa na tayo, guys. And sobrang taas pala na ito, guys. Tingnan nyo, guys, sobrang steep. So, inihintay lang namin yung parang cable car namin dito sa taas. Yung sasakyan namin. Ito, guys, sobrang taas. At medyo lumalamig na rin, guys, kasi parang itong part na to, parang napapalibutan siya ng mga bundok na area. Pasok na tayo ulit, guys. Ayun, guys, kabababa ko lang dito galing dun sa ropeway. Ayun, guys, kitang-kita, guys, sa taas. So dito naman, pagbaba nyo dito na yung Lake Kawaguchi ko, guys. So eto siya, guys. Ito, may mga parang pwede kang mag-rent ng mga ganyan, guys, para gala-gala ka dito sa lake. I think dito rin banda yung yung magkukross sa dito sa lake, pero hindi ko lang alam kung saan yung sakaya nun. But anyway, hindi naman ako magta-try nun. Parang sinilip ko lang, guys, yung Lake Kawaguchi ko bago ako bumalik sa Tokyo. So, yun, guys, tumambay lang tayo dito sa tapat ng Lake Kawaguchi ko. So, yun, guys, so maglit lang ako doon and then babalik na ulit ako sa Kawaguchi ko station. So, magbabas lang ulit ako kanina kung saan ako nag-drop. Tatawid lang pala ako, guys, and doon ako sasakay ng bus. Andito ako ngayon, guys, sa may Lawson. So, itong Lawson na to, ito yung nakikita ko sa Instagram na ang background is Mount Fuji, guys. May clearing ngayon, guys. Tingnan nyo. Ang dami nagpipicture, so hindi ko alam kung paano ako magpipicture ngayon. So I think nasa maling tawiran ako. Punta tayo sa tamang pedestrian at baka mabash tayo dito. Teka lang.
babalik na ako sa Kawaguchi ko station and then doon na lang tayo kasi medyo dumadami na yung tao doon and mahirap talaga magpicture. Kanina nakisuyo ako guys magpicture pero may mga tao ang katabi guys, so tatry ko na lang siyang anuhin, ma-edit kung pwedeng ma-edit out yung mga tao doon. Wala kasing pila din. So kanya-kanyang picture talaga. So marami talagang mga ano, makakasama ka sa picture. Andito na tayo ulit guys sa Kawaguchi ko station and ayun guys yung Mount Fuji na talaga nagpakita na ngayong hapon. So uwi na tayo guys, balik na tayo ng Tokyo. Medyo ang dami talagang tao ngayon and fully book yung mga tickets. Kaya no choice ako kundi mag-train na lang pabalik ng Shinjuku guys. And yung pinakamura nila is 2,500 yen. And ayun guys, medyo mas matagal yung biyahe niya kasi daw may ano daw nag-i-stop daw yung train every station. But I think ito na yung pinaka best and pinaka cheapest for now kasi wala na guys, ano, wala na talagang bus guys hanggang mamaya, sold out na yung mga ticket for later. So buti na lang guys, medyo napaaga pa tayo. So pabantayan na lang natin yung local train kasi baka mamaya hindi tayo makaalis ngayon guys. Nandito na yung train natin papuntang Otsuka station and guys, ang ganda ng view dito sa station na to guys. Tingnan nyo guys yung likod. Mount Fuji guys, sa likod lang natin. Tapos ngayon, sasakay na tayo ng train since na-sold out na nga yung bus. Ito na yung pinaka next best choice natin. Guys, ang ganda ng ano, ng train na sasakyan ko ngayon guys. Ano siya guys, Naruto yung ano niya. Naruto yung mga nakalagay. So, pakita ko sa inyo guys. Hi guys, so andito pa rin tayo sa Otsuka station. So dahil nga matagal yung local train, nag-avail na lang ako ng JR train. So reserve seat siya guys. So ito guys yung in-avail ko. For 1,020 yen. So nag-JR na lang ako para directly sa Shinjuku na yung drop-off ko. Kasi pag sa local train kasi maraming transfer and it takes time guys. So matagal talaga. So ito na talaga yung pinaka-best choice ko ngayon para makaalis na kaagad dito. And medyo gumagabi na rin kasi guys. So bukas na rin guys kasi yung flight ko. So kailangan ko pang mag-ayos and everything. At kung may mga kailangan kong bilhin bago umalis or bago umuwi ng accommodation. So ayun guys. So guys, andito na ako sa loob ng train. Alamin ko lang yung seat number ko guys. So 12D guys, ito yung kuha natin. Guys, andito tayo guys sa Shibuya Crossing. Salubungan dito guys
since lahat sabay-sabay nag-i-stop yung mga stoplight, and then sabay-sabay rin tumatawid lahat ng tao. So talagang naiipon talaga yung mga tao sa mga bawat intersection. Tayo around sa Shibuya and umorder ako guys ng tonkotsu ramen. So magkasama sila guys sa isang ano order lang. Tingnan niyo guys ito guys. Guys, ang laki ng serving guys kaya hindi ko alam kung maubos ko to, pero tara guys, kainin na natin. Andito tayo guys sa Don Quixote. So magtitingin tayo ng mga pwedeng mabili dito. So sabi nila guys, mas mura pa daw sa mga drugstore pag bibili daw ng pasalubong. Pero karamihan talaga guys dito nabili sa Don Quixote. So check natin guys dito. Sobrang dami guys ng mga item dito na pwede nyo mabili. Halos lahat guys ng item nandito na guys. Mga electronics, mga pagkain, lahat sa pasalubong guys meron dito. Kaso lang parang medyo mas mataas lang ng konting price niya compare sa labas. And yun guys, pero ang daming choices dito guys kung naghahanap kayo ng mga pasalubong nyo pag nandito kayo. Actually sa ibang part din ng Japan ang alam ko may Don Quixote din. So akala ko parang isang part lang yun dito sa Tokyo, yung pala meron din iba. Pero itong ano na to guys, Don Quixote sa may ano na to guys, sa may Shibuya area na to. So, walking distance lang sa ano, sa station. So guys, ayun, hanap-hanap na tayo ng mabibili guys. Sino pamili ko guys sa Don Quixote? So medyo budol talaga dito guys. Mapapabili kayo guys. Maraming mga choices dito na kung ano-ano, may pagkain, may mga pang skincare, at kung ano-ano pa guys. So ngayon, uwi na tayo guys kasi mag-11 na.